So ganito ang napag-aralan na. Meron tayong 4 lessons for salvation. Pinag-aralan na, itinuro na. Marami na ang naliligtas through gospel repetition. Katatlo, apat na beses na, karamihan, matibay na ang kanilang pananampalataya. Pag may bagong pananampalataya, meron mga basics. Short-term discipleship na kailangan-kailangan. Meron mga bagay na kailangan-kailangan nila kaagad bilang bagong mananampalataya. Nandyan yung 10. At nandyan, yan ang itinuro na ng iba at tatapusin pa yung hindi pa natapos. Pagtapusin na yung short-term discipleship, yung mga pinaka-basics na kailangan-kailangan ng bago mananampalataya, ang susunod na gagawin ay becoming a church. Yan ang next phase natin. Kailangan ang mga tao na yan ay maging kasama sa isang church. Hindi pwedeng OBS lang, hindi pwedeng cell group lang. Kailangan church na yan. So meron tayong tatlong lessons para ang grupo na yan ay pwedeng maging church. Una, sa lesson 15, pag-aaralan natin yung functions of a church. So pag-aaralan natin yung isang passage sa Book of Acts at doon makikita natin lahat ng mga crucial functions ng isang church. Kung yan ang ginagawa ng OBS niyo, church na yan. Kung hindi pa ginagawa, kulang pa. Pwedeng gawin. So makikita natin mamaya sa lesson na ito, sa inyong grupo, ano ang ginagawa na dapat gawin ng church, ano ang hindi pa ginagawa na pwede na magsimula gawin para yung grupo na yan magiging fully functioning church na yan. So yan ang unang pag-aaralan natin sa isang sandali. Ang pangalawang lesson sa section na ito, phase na ito, becoming a church, is the Lord's Supper. Yan ang isang utos ni Jesus na kailangan gawin. At yan ang napansin namin sa karamihan ng OBS, nandyan na ang maraming functions ng church. Ginagawa na. Pero bihira ang OBS na may Lord's Supper. Bihirang-bihira. So dahil bihirang-bihira, meron tayong lesson. Ituro sa kanila, magsimula na. So kung ganoon, mas malapit na sa buo na bilang isang church. Papasadaan natin mamaya yung lesson na yan, the Lord's Supper. Then yung pangatlong lesson ay yung offering, yung stewardship, o ginagamit yung salitang pagbibigayan dahil yan ang mas katanggap-tanggap sa baguhan at yan ang nasa passage ng pag-aaralan natin. So ganoon din, sa mga OBS natin, nandyan na ang maraming functions ng church, pero bihira ang OBS na nagbibigay na, may offering na. So dahil bihira yan, at kung isang church kailangan yan, meron tayong special lesson na pag-aaralan mamaya, ituturo niyo sa kanila, gagawin din talaga para maging kompletong church na yan. So yun pong gagawin natin ngayong araw. Pag-aaralan natin itong tatlo para ang grupo natin ay magbubuo bilang church. Alam ko last time ibinigay 4 lessons sa inyo. Hindi pa kayo nakahabo hanggang pagsubok. So unfortunately, hindi natin gawin yung just-in-time training. Maganda sana sa network nyo, ang ituro nyo, gawin din nila kaagad. Yan ang dapat. Pero dahil sa schedule ko, pipilitin natin pag-aralan ng lahat bago ako pumunta sa States. So kahit hindi pa up-to-date tayo sa ating implementation, itong tatlo ibibigay ngayon para pilitin natin matapos lahat ng ating mga lessons. Okay, so. So, tuloy sa first lesson na pag-aaralan. Lesson 15, becoming a church. Ito ang pag-aaralan ngayon. So, pwede po ba ilabas ang lesson na yan? Binigay sa inyo kanina, ilalabas natin ngayon at pag-aaralan natin ngayon. Sana bawat isa ay nakatanggap na. Okay, may ibang bahagi dito. Familiar na tayo sa mga 7 components. Di tayo magtatagal, papasadaan lang. Pero yung new lesson, yung mahalagang bahagi dito na hindi pa natin na pag-aaralan natin ng mabuti. Okay, so kung titingnan nyo dyan sa inyong lesson 15, yung awitan, as usual na gagawin, magbabasa ng Efeso 2, as usual gagawin. Reminder, practice ang isa magbahagi ng Efeso 2, 8 hanggang 9 sa harapan ng grupo. So dahil itinuro sa grupo, sila ay magbabahagi, sila ay magtuturo ng Efeso 2. Practice. Every week, may isa magpa-practice. Ang napansin ko, kung hindi, malilimutan nila. So, kailangan every week, may isa sa kanila magpa-practice ng lesson na yan.
Tapos, follow up, yung week before, pagsubok ang pinag-aralan, tanungin sila, kumusta ang pagsubok, ang pagharap sa pagsubok? Asahan nyo, malaking-malaking improvement dahil maalaala nila ang kwento tungkol kay Job at gagayahin nila siya, titiisin nila kanilang pagsubok. Okay? Ngayon, pag-aaralan natin yung passage sa Acts. So itong pag-aaralan natin ngayon ay una sa lahat para sa atin, para tayo bilang mga leaders, lalo mauunawaan natin yung functions ng church. Nang pinag-aralan ko ito at itinuro ko, lalo maging malinaw sa akin, nakatulong sa akin ng malaking-malaki. So ngayong araw, para sa atin ito. Tapos yun din ang ituturo nyo sa inyong baguhan para sila rin ay makakaunawa. Ano talaga ang church? Anong gagawin? So, yan ang ating gagawin ngayon. Middle of page 1, on your front and back, church na ba tayo? Babasahin po ko po. Sama-sama na tayo linggo-linggo bilang kapwa mananampalataya kay Jesus. Church na ba tayo? So, ang ideya na church na yan, wala sa isip nila. Walang-wala. So, itong concept ay talagang bago sa kanila. So, ang tanong, church na ba tayo? Ano ang dapat gawin ang isang tunay sa church? So, itatanong sa miyembro, wala silang ideya? Walang sagot. So, ang gagawin, babasahin itong mga passages para may ideya sila. So, dito po sa Acts chapter 2, verse 36 and 37, sabi po dito, Acts chapter 2, verse 36, dapat malaman ni Jesus ay Panginoon at Kristo. Lahat meron? Dapat bawat isa? Lahat meron ba? Yung lesson na ito? Okay, good. Dapat malaman na si Jesus ay Panginoon at Kristo. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Yan ang tanongin. So alam nila, si Jesus ay Panginoon. Ang tanong, okay, nandito na tayo. Sama-sama, ano ang dapat namin gawin? Sama-sama lang? Kanta lang? Manalangin? O ano? So yan ang malaking tanong. Bilang grupo, anong dapat gawin? At yan ang ituturo ni Pedro sa susunod na mga talata. Malinaw. Paisa-isa. Malinaw. Anong dapat gawin bilang kapwa mananampalataya? At sa ating salita, bilang church. So dito po sa page 1 dito, babasahin natin ito at tingnan natin. So ito po ang ginagawa ng isang church. So babasahin at pansinin na lang kung ano ang ginagawa ng church. Dito po sa page 2 sa notes. Sa second page sa lesson 15. So dito sa gawa, chapter 2, verse 38 hanggang 47. Sabi po rito, pagsisisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu Kristo. Ito ang sagot sa tanong, anong dapat gawin? Ito ang dapat gawin. Pagsisisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu Kristo. Kaya ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol at pagsasama-sama bilang magkakapatid at pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Masayang nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay itinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Anong dapat gawin? Yan ang dapat gawin. Ngayon, dadaanan natin ulit, isa-isahin natin ito. Okay, babasahin dahan-dahan. Kung makikita nyo ang isang function ng church ayon sa passage na ito, isigaw nyo, isusulat ni Pastor Eli. Okay, babasahin ko po. Pagsisisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan
at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu Cristo. Anong dapat gawin? Sisi. Magsisi. Tama. Magsisi. At ano pa? Magpabautismo. Magpabautismo. Salamat. Okay, tuloy. Next. Kaya, kung magbabasa, kayong magsisigaw. Babasahin ko muna. Kaya, ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol at pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Ayon dito, anong dapat gawin? Manatili. Manatili. Anong dapat gawin? Manatili. Hindi isang linggo lang. Hindi sampung linggo lang. Manatili. Yan ang dapat gawin. Oo, mahalaga. Kaya ng isa. Ano pa po? Magturo. Magturo. Yan ang dapat gawin. Magturo ng salita ng Diyos. Magturo. Ano pa po? Magsama-sama. Magsama-sama. Hindi kanya-kanya. Hindi sa bahay lang. Marami nagsasabi, Pastor, pwede kong magbasa ng Bible sa bahay, ako na lang. Anong dapat gawin? Magsama-sama. Sabi ng Bible, magsama-sama. Di pwedeng maghiwalay-hiwalay. Sama-sama. Ano pa po? Huwag muna magsulat, Pastor Eli. Magpira-piraso ng tinapay. Meron pong dalawang interpretations dito. Isang interpretation ay magsalo-salo, kainan. Yung pangalawang interpretation ay communion. Communion. So kung okay sa inyo, kung tamang theology ko, ito po ay communion. So magsulat, mag-communion. Mag-communion. Possibly din, magsalo-salo, tapos communion. Pero halos sigurado ko kasama dito ang communion. So, anong dapat gawin? Mag-communion. Dapat gawin. Mag-communion. Okay, meron pa po ba? Manalangin. Manalangin. Hindi kompleto ang pagsasama-sama kung hindi mananalangin. Kailangan manalangin. Okay? I think kompleto na yan sa bahagi na yan. Nagpabautismo, inulit dito, sinabi, nakita na natin yan. Okay, next na po. Nagsama-sama ang lahat ng sumampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Anong dapat gawin? Ayon dito. Sumampalataya. Sumampalataya. Kailangan sumampalataya. Ano pa po? Magbigayan. Magbigayan. Tama. Kanilang ari-arian ay para sa lahat. Anong dapat gawin? Magbigayan. Kailangan eh. Magbigayan. Di kompleto kung walang ganyan. Okay, next na po. Masayang nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ano pang dapat gawin? Magpuri. Magpuri. Tama.